ha? Alam ko na sa ating tatlo, ikaw yung pinakamatapang. Alam ko malalamasan mo to. At I'm sorry. Nang dahil sa gulong inumpisahan ko, ikaw yung naghihirap ngayon. Nang dahil sa akin nawala yung mga pangarap mo. Ate, I'm sorry. Sana mapatawad mo ko, ate. Ate, kumising ka na, ha? Ready na ako sabihin ang tungkol sa magiging anak ko. Hihintayin ka namin ang magiging pamangkin mo. Ang magiging inaanak mo. Sensitive si Velda pagdating sa kaso ni Leo. Bakit naman kasi pinapaboran mo yung batang kriminal na yon? I cannot explain it, Ma. Gustong gusto kong magalit sa kanya kaysa ginawa niya kay Leo. Pero hindi ko rin maiwasan hindi maawa sa kanya. She's just a kid. Pero pinatay niya si Leo. Alam kong wala kang amor sa anak ni Velda na yon, okay? Pero sana naman kahit konti magpakita ka ng empathy. After all, yung asawa mong nawalan, siya yung namatayan. Siya yung biktima dito, Dominic. Baka nga tama si Velda. Aside from the fact that I was never a father to Leo, hindi ko naman talaga alam kung anong nararamdam niya bilang magulang kasi wala naman talaga akong anak. Hindi ako naging tatay sa totoo kong anak. Gusto ko sana magpa-ultrasound kasama ka. Lena, hanggang dito na lang tayo. Anong ibig kong sabihin? Si Senator Carriedo, ikakasal na ako sa anak niya. Ganun na lang yun? Iniwasan mo ako ng ilang linggo, tapos ngayon ikakasal ka na sa ibang babae? Malaki ang utang na loob ko kay Senator Carriedo. Siya ang tumulong sa akin para manalo ako sa eleksyon at marami pa siyang plano sa kandidatura ko. Tatalikuran mo kami para sa pangarap mo? Ibigyan kita ng pera. Magagamit mo para sa pagsimula mo. Magpakalayo-layo kayo. Tama na, Nick! Bubuhayin ko ang anak natin ng walang pera mo. Huwag ka rin mag-alala, Nick. Dahil hindi siya makakasagabal sa kandidatura mo. Dahil kahit kailan, hindi kanya makikilala bilang ama niya. I was given the chance to be a father. Pero inabandona ko sila. Hindi kaya mapinaparusahan ako ng Diyos dahil sa ginawa ko kay Lena at sa magiging anak namin. Dominic, ano ka ba? Stop it! Kung hindi ko sila iniwan, sa tingin mo magiging mabuting ama kaya ako? And if ever buhay pang anak namin, sa tingin mo, magkikita pa kaya kami? Don't even talk about it. Not here. Tapos na yun. Iniwan mo na sila and that's the best decision na nagawa mo. Okay? Wala na sila sa buhay mo at hinding-hindi na sila babalik sa buhay mo. That's it! Sa ospital si Celine. Saksak siya.